Sabi mga kababayan ni Senator Cynthia Villar, kung siya daw yung asawa ng presidente, referring to Lisa Marcos, kung siya si Lisa Marcos, gagawin niya daw yung lahat para maging successful yung kanyang asawa at hindi daw siya makikipag-away. Bakit? Sino naman po ang nakikipag-away? Fake news ka po, Senator. Hindi man po nakikipag-away si Lisa Marcos. In-interview lang siya po ni Katonying. Naglabas lang siya ng kanyang sentimiento. Sabi niya, bad shot siya. Bad shot na siya sa kanya, si Inday. Kasi nga, yung asawa niya, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinagsasalitaan ng tatay na bangag. Tatay ni Inday. Tapos nandun siya, ngumingisi-ngisi. Expression man lang niya ng kanyang disappointments, ng kanyang nararamdaman, hindi man siya nakikipag-away. Fake news po kayo. Alaman pong reputasyon na makipag-away po ang pamilya Marcos. Kailan man nakipag-away? Kahit niya ngayong tatay, inaway ng inaway ng mga dilawan kung ano-ano ang pinagagawa. Ang tinatawag, ganun din ang ginawa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Romis Bakba, yung mga Marcoses, di ba hindi? Tiniis lang. Tinitiis lang nila. Pero masama ba na maglabas ng kanyang damdamin? Walang nakikipag-away. Sila po yung inaaway. Wala silang reputasyon na ganun. Ang may reputasyon na palaaway, yung mga Duterte, yung barkada po ninyo. Kasi naman na niya, Mr. Maravillas, normal man kay Cynthia Villar na kumampi sa mga Duterte. Sabagay, ang daming favors po na nakuha ng kanyang pamilya, yung kanyang anak na senador, dating DPWH secretary. Tapos, nang magsara yung ABS-CBN kasi pinasara ni Digong, napunta sa kanila yung channel, binagatian po ni Pacquiao. di ba? Yan ay nangyari. Pero adya, Mr. Maravillas, nakabalik na doon sa nagkasundo yung Villar family. Tapos yung ABS-CBN, balik uli yung mga programa sa channel 2. Ganun lang po ang buhay, mga kababayan. O ito yung sabi niyo. Ako, kung ako ang asawa ng presidente, I will do everything para maging successful yung aking asawa. Hindi na ako makikipag-away. Huwag na mag-away. Gumawa na lang ng mga projects na makakatulong sa tao para mahalin ng mga tao, lalo na yung ating presidente. Bulag ka ba? Hindi mo nakikita na napakaraming mga ginagawa na trabaho araw-araw yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pati yung First Lady. Pero despite sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, imbis suportahan ni Inday at ng kanyang pamilya, gusto pang bitiwin yung ating Pangulo, gusto nangang ikudita, tinawag pang bangag. Ipalagay natin yung nanalong Pangulo, yun yung asawa ninyo, si Manny Villar, tawaging bangag, may bangag tayong Pangulo. Adik, sige nga, Senator Cynthia Villar, kung hindi ka magsalita, alam kong may pagkapikon ka nga rin eh. Nakita ko nga yung video mo doon sa sa isang subdivision, inaaway mo yung mga security guards. O, diba? Tapos kung magsalita ka na hindi ka mag-aaway, ang Pangulong Bongbong Marcos, the first family, si First Lady Lisa Marcos, nagpa-interview lang siya para sabihin niya kung ano yung kanyang nararamdaman. Karapatan niya yon na sabihin, pero makipag-aaway, yung challenge nga niya, sa mga critics ni Mrs. Lisa Marcos, bring it on niya.
Sige lang niya kayo. Tapos sasabihin ninyo, nakikipag-away. Tapos sabi pa niya mga kababayan dito. Siguro nagalit lang si President Duterte kasi binira ng binira si Sara. Sino yung bumibira kay Inday? Mayroon mang bumibira kay Inday, Sara? Binira ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Inday Sara? Or ng kanyang pamilya? Sino sa members ng family ni President Bongbong Marcos ang bumira? Si Mrs. Lisa Marcos ba? Binira yung dating Pangulo? Or si Amy Marcos? Nakampi nga sa kanila? Or si Sandro Marcos? Sino? Tinuturo siguro ninyo si Martin Romualdez? Kailan ninyo narinig si Martin Romualdez na binira si Inday? Dahil ba doon sa ano? Sa confidential funds? Yung confidential funds, ginib up ni Inday. Kasi ang sabi ni Inday, napakalinaw, I leave it anya to the wisdom of the Congress. Kasi nga po, nagre-reklamo yung ibang mga agencies, mga security agencies ng ating gobyerno, tulad po ng Philippine Coast Guard, kung bakit sila napakaliit ng kanilang confidential funds, tapos si Inday, yung combined confidential funds niya, 650 million pesos. Bakit ganun? O ngayon, because of that, minabuti ng Congress na yung confidential funds ni Inday ibigay na lang sa nangangailangan na agencies ng gobyerno. Anyway, dati man wala po ang Office of the Vice President nung panahon ni Lenny Robredo at yung DepEd po, hindi man kailangan niya na magkaroon ng sariling confidential funds. Kung may mga problema yung DepEd na kailangan ng confidential funds, pwede man siya na makipag-coordinate na lang sa mga security agencies, kumbaga yun ang gustong i-address ni Inday, hindi yung siya mismo. Because that is not the mandate of DepEd. Tama po, Senator Cynthia Villar. At saka, si Inday mismo yung nagsabi, I leave it anya to the wisdom of Congress. Ganon man lang po. So walang bumibira po kay Inday Sara. Never naming narinig po na si Martin Romualdez nagsalita ng masasama. Ang narinig namin po si Inday, tinawag si Martin Romualdez, although hindi man niya pinangalanan, na tambaloslos. Yun ang katotohanan diyan. Kaya itong mga sinasabi po ninyo, Senator, fake news na naman po ito. Wala man po kaming narinig na galing sa pamilya ng ating Pangulo, ni kay Martin Romualdez, wala. Paano niyo nasabi? And sinasabi niya rito, Senator Cynthia Villar defends former President Rodrigo Duterte's personal attacks against President Ferdinand Marcos Jr., suggesting that Duterte was being defensive of his daughter, Vice President Sara Duterte, who she said was constantly criticized. Wala man pong nag-criticize sa Vice Presidente na galing mismo sa bibig ng ating Pangulo o sa First Lady o galing kay Sandro o galing kay Martin Romualdez. Kumbaga may nag-criticize kay Inday, kami yon, mga vloggers kami. Wala man instruction sa amin yung Palacio Malacanang. Kami, bumibira kami kasi nakikita namin mali ang ginagawa ng pamilya Duterte. Eh, dati sinuport namin yan. Di ba? Si Inday, binoto namin. Kaya lang, daming sablay na ginagawa. Lalo na dito sa ano, sa issue ng West Philippine Sea. Ang hirap po sa inyo, parang nagtatay-tay kayo ng istorya. Magpakita kayo ng clippings man lang sa dyaryo o kahit po sa mga videos na may ginawang pag-aatake yung Familia Marcos against Inday or si Martin Romualdez. Kasi never naming narinig mula sa bibig nila ang ganon. So walang bumibira po sa kanila. Sila yung bumibira. At yung mga pagbibira nila, very personal.
foul po. Below the belt, tawagin mong adik, bangag yung pangulo. Simula pa ng kampanya, ganun yung sinasabi niya, parinig. Pero pinatulan ba siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Gumagawa-gawa kayo ng kwento po. Villar encouraged the First Lady to focus on projects beneficial to the people to garner more support for the President. Yun naman talaga po yung ginagawa ng First Lady. May love for all nga po siya. Kung ano-ano mga projects, just like yung ginagawa dati ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Kaya lang, sumubra po itong pamilya Duterte na sinusupport po ninyo. Ipalagay kayo po yon. Kayo yung First Lady. Tapos, yung Vice President mo, si Inday, pumunta doon sa rally ng panawagan, Villar resign. At tinawag yung asawa po ninyong Pangulo, tinawag na bangag, adik, at gustong ikudita. Anong mafe-feel ninyo? Sige nga, kikibuin po ninyo si Inday. Di ba, malamang sobra pa sa pag-snab at yung binitawan na mga pananalita sa interview ni Mrs. Lisa Marcos yung lumabas sa inyong mga sa inyo pong bibig. Diyan nga po sa Senado, masyadong matatapang yung lumalabas sa inyong bibig. Soft-spoken pa nga si Mrs. Lisa Marcos. Eh, sabi niya rito, siguro nagalit lang si Presidente Duterte kasi binira ng binira si Sara. Siyempre, ang tatay, pag binibira yung anak, nagiging defensive, di ba? I think it's a natural reaction ng isang tatay. Kung ako ang asawa ng Presidente, I'll do everything para maging successful. Huwag nang mag-away. Yan ang sinasabi niya. So kung gano'n ang linya ng inyo pong pananalita, na siyempre, ang tatay, pag binira yung anak, nagiging defensive. Natural yung reaksyon ng isang tatay. O di, natural rin yung reaksyon ni Mrs. Lisa Marcos. Kasi pinagsalitaan ng hindi makain ng aso ng tatay ni Inday. So justified yon. At si Inday pumunta sa rally na nananawagan para mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Di justified yung reaksyon ni Mrs. Lisa Marcos. Kung ibabase po sa linya ng inyo pong argumento. Tama ba, Senator Cynthia Villar? Backfire niya, Mr. Maravillas, yung statement niya. Bumuelta sa kanya. Yung ganyang lahat ng sinabi. Backfire. Pati nga si Anthony Taberna po. Nabas na ngayon at may mga pinakakalat pang video, mga kababayan, na nag-I love you daw si Mrs. Lisa Marcos. Binigyan pa ng Malaysia. Masyado kayo. Ano naman kung mag-I love you kay Anthony Taberna, si Mrs. Lisa Marcos? Normal yon sa mga tao na na-appreciate niya yung ginagawang kabutihan sa kanya. Kahit nga yung misis ko, sa mga kasama namin, mga staff namin po doon sa gym, sinasabihan ng aking misis, I love you. Kasi naggumawa ng maganda. Ako yung amo ko noon sa radyo. Babae, laging sinasabi sa akin na I love you. O, bakit? Hindi naman namin yon binibigyan ng Malaysia. Kasi pagmamahal yun ng isang amo sa kanyang empleyado, in like manner, pagmamahal yun, pagpapakita ng expression ng pagmamahal, biniverbalize niya yung appreciation ni Mrs. Lisa Marcos sa pag-interview sa kanya, pagbigay sa kanya ng pagkakataon ni Katonying na ma-express niya yung kanyang saloobin matapos na alipustain yung kanyang asawa. Binigyan Malaysia, mga kababayan, pati siguro itong pag-yakap-yakap niya. Inakbayan at nakahawak sa binigyan na ninyo ng Malaysia. Balibasa, malalaswa yung inyong kaisipan. Amo ninyo kasi malaswa Yung patron ninyo, mga DDS, maraming mga ginawang kalaswaan. Alam na ninyo. Kaya mga ganitong binibigyan ninyo ng Malaysia.
Ito dapat ang pagtuunan ninyo ng pansin, no? Southeast Asian Students Reading Comprehension. Yan po yung report, oh. Northern Samar News and Information, Malaga ang pagbabasa. Out of 80 countries, the Philippines ranks among the bottom 10 in reading comprehension in the 2022 PISA test. Ayan po. Number 1 yung Singapore. O, tingnan ninyo. Nasa bottom po ang Pilipinas. Ayan o. Ito yung dapat inaasikaso ni Inday. O. Nakakaya po. Singapore yung top answer. O. Sunod, Vietnam, Brunei, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Cambodia. PISA 2022 data. Reading comprehension ranks among bottom 10 countries yung Pilipinas. The Philippines is in dire straits, and it's not about the economy or politics this time. It's about kids, Filipino kids' ability to read and understand. Imagine this, out of 80 countries, the Philippines ranks among the bottom 10 in reading comprehension in the PISA 2022 test. That's right, we are not talking about some obscure academic ranking. We are talking about the very foundation of education, reading. The dismal performance underscores the urgent need for overhaul of the education system, including improvements in teaching training, curriculum, and shift in mindset towards valuing critical thinking and practical skills over rote memorization. Pagkatapos, nakikialam si Inday na mga problema sa pagtaas ng mga bilihin, presyo ng bugas. Hindi man yun ang inasign sa kanyang trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakikialam sa peace and order, sa drug campaign, sa terrorism, sa kaso ni Kibuloy, pati yung issue sa Ukraine, Iran, Hamas, may mga sinasabi siya doon. Pero pagdating dito po sa West Philippine Sea, ayaw man siyang magsalita, no comment. Isa dismal na po, performance ng ating mga mag-aaral sa reading comprehension na kulelat po, tahimik siya. O, di ba? Tapos sabihin pa ni Cynthia Villar na yung First Lady, yung nakikipag-away. Wala mang ganun po. Hindi man po sila palaaway. Ang palaaway po, yung mga Duterte, kasi ugali nila ang makipag-away. May mga records sila talagang ganyan. Ano ba? May record sa pulis. Sinday, may record siya. Wala man ganun po na record yung mga Marcoses. Yung mga anak po, wala ngang tato. Galit po sila kasi namumulaklak yung kanilang mga tato sa katawan. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.